na rin pong nakakaalam ng story po ni Flor Contemplacion. Isa siyang OFW, domestic helper. Tribute po ito sa lahat po ng DH sa buong mundo. Baka bukas ang libing dito, guys. Ay, hindi pa tapos. Si Master Gala, mag-isang gumagala sa mga sementeryo. What's up, guys? Ito na naman si Master Gala. Kasama ko si Master Red. Oo. Papunta kami ngayon sa isang dalawang sementeryo sa dito sa Laguna. Kung familiar kayo kay Flor Contemplacion, pero bago ang lahat, samahan niyo akong umihi. De joke lang ka, Master. Tignan niyo tong nasa likod ko. Isa siyang rancho na may mga kabayo. Talagang as in magandang puntahan, guys. Kaya lang, no trespassing at baka mabaril tayo dyan. Tignan nyo, oh, ang ganda. Tapos may mga puno, may ano. Parang tansya ko nasa mga, hindi lang siguro 10 hektarya yan. Ang laki hanggang dun eh, oh. Kung bago ka lang sana sa channel natin ay pakiclick na po ang subscribe dahil karamihan ang makikita mo rito puro mga adventure. Hindi lang po sementeryo, meron din tayong mga, kung bago ka lang, meron tayo ibang pupuntahan pa yung mga nakakakilabot na lugar. Pero ngayon, dalawang punto na pupuntahan natin. Yung isa, yung lalaki nakasama ng babaeng si Eileen na biktima ng pang-aabuso at saka biktima siya ng rape. Oo, huwag na natin masyadong banggitin kasi baka maano ni YouTube eh. Ikikwento ko sa inyo mamaya. After nito, kasi maingay yung kalsada eh. Nandito lang tayo sa tabing kalsada. Pupuntahan na natin yung kay Flor Contemplacion, oo, sa Anos Cemetery. Parang pangit pakinggan Anos. Bago lahat, sana huwag mo kalimutang mag-like ng video ito ngayon at mag-comment ang mga suggestions mo, mga kamaster. So let's go. So ayan, kasama natin si Master Ren. So nandito na tayo, guys, sa sementeryo ng San Pablo City, sa San Pablo Memorial Cemetery. So ito yung una kong napansin, meron ditong nakalibing na Bayani Santos Sr. 1994, tapos Armando Guevara. Pansinin niyo yung kanilang mga libingan dito, may mga mga rebulto sa itaas, kasi alam ko saradong Katoliko yata karamihan dito sa San Pablo ang mga paniniwala. Kumbaga parang sagrado pa rin sa kanila yung pagiging Katoliko. Tingnan nyo, oh guys, oh. Bawat ano may mga nakapatong. Mostly nakikita ko lang ito sa mga matatagal ng musileyo. Pero dito, mga hindi naman ganun katagal. Pero mapapansin ninyo ang mga libingan dito. Yan. So para siyang, kung titignan mo, mga pare-parehas ang design pagdating mo dito. Samahan nyo muna kung itour kayo saglit dito at samahan nyo ako sa buong 20 minutes lang na video na pagsasalu-saluhan natin, sana hanggang katapusan, at iikuti natin to at i-share ko sa inyo yung story. Sabagay, marami na rin pong nakakaalam ng story po ni Flor Contemplacion. Isa siyang OFW, domestic helper. Tribute po ito sa lahat po ng DH sa buong mundo, mga OFW, mga kamaster natin, na talagang nagsisikap kayo. Saludo po ako sa inyong lahat. Kahit buhay nyo yung nakataya, kayo ang tunay na bayani ng bansa, hindi ang sino pa man dyan. Sino pa man dyan? Charo! Ayoko ng negative. So, ayan. Pupuno na yung memory card ko. Sana samahan nyo ako, guys. Ito naman, mga Aure ang apelido. Ang ganda po ng apelido nyo. Tapos ito, simple lang. So diretsuhin lang natin to. At ang sabi sa akin ng nakausap ko dito kanina ay hindi naman daw aabot ng 5 hektarya.
ang cementerio nito, kaya kayang-kaya natin yan sa loob ng 20 minutes, guys. Ayan, puro mga ano, rebulto. Sa mga bago sa channel natin, especially sa mga 60,000 subscribers, alam ko bago kayo, bago lang kayo dito, i-click nyo po yung bell button sa baba, merong lalabas na all, i-select nyo yung all para updated kayo kahit yung mga bago nakakapanood ngayon. Bakit ba ito yung pinili ko? Kasi naniniwala ako na kahit patay ng mga tao, kailangan pa rin pahalaga ng kanilang huling kinalalagyan or ang kanilang mga kinalalagyan. Kasi lahat naman tayo ay tutungo sa kabilang buhay. Kumbaga, ito yung channel na to ay 100% reality at walang mga arke-arke lang ng mga white lady tsaka nagbabayad ng mga multo. Hindi po kami ganun eh. Hindi po ako ganun. Ako, real talk lang. Tignan nyo to, guys. Ang grabe, oh. Ano ito? Ano yan? May mga ano? Babae, mga bata. Hello po. So, sakop. Ilalagay ko na lang po kung saan sakop ng barangay. Pero kung di ako nagkakamali, sakop ito ng San Gabriel. O, dito sa San Pablo City, Laguna. At ito yung aking napansin. Grabe. Ano kaya iyan? Tingnan nga natin, guys. Tignan nyo dito mga musibeyo. Ito ang laki ng lupa nila. Oh. Parang nasa 150 square meters or mga 100. Ganun. Hopefully, sana tulungan nyo ako, guys, na matapos ko yung aking hinuhulugang lupa. Support nyo po. Sana hanggat maaari huwag kayong mag-skip ng ads. Para sa inyo po iyon. Hindi ko ibibigay yung lupa sa inyo. I mean, para maging inspirasyon din sa inyo na huwag nilang masyadong minamalit yung mga vlogger ng cementerio. Nakakabili kami ng lupa. Charot. Hindi. Ako, kahit yumaman man ako or gumanda man ang buhay ko, utang ko po ang lahat dahil sa inyo. Sa inyong walang sawang suporta, sa inyong pagdami. Talagang masasabi ko, God bless us all. Ito, parang ganito kalaki yun, binili ko. Nasa 100 square meters lang naman sa Bulacan. So, actually hindi pa siya totaling bayad. Hinuhulugan pa natin, guys. So, dito, may malambot na lupa rito. May mga nakatanim na. May nakatanim na red horse. Ayan. May tatlong bibe. Ayan o, grabe. Teka, lapitan natin yung loob. Nakaka-intrigue. So, nakabukas naman ang gate. Hello po. Ay, may batak nakalibing, guys. Hindi ko na napapakita yung details. Ayan. Ayan na, may batak nakalibing. Namamangha po ako sa disenyo po ng inyong musileyo. Shout out po sa may-ari. Sana wag po kayo magalit sa akin. Nagagandahan lang po talaga ako. Ayan po. Grabe po. So, after nito, diretso na tayo sa mismong puntod ni Flor Contemplacion. Grabe. Mga kamaser, sabi po kasi ng iba, ba't na hindi ko na-redirecta? Boring na po kasi pagka diretso tayo agad doon, diba? Maganda yung sinasamahan nyo muna akong umikot sa mga adventures natin. Kahit ako lang mag-isa, hindi tayo matatakot kasi talagang mulat sa pool naman, talagang content natin puro ganito. Alam na mga solid na masters natin yan. So, ganun tayo. Masyado nang liblib dito. So, doon natin pag-usapan ang buhay ni Flor Contemplacion sa kanyang libingan.
tingnan nyo to guys. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Parang shoot. Pero ano? Ay, mami. Muntik pa kitang maapakan. Nakala ko basa. Nakala ko basahan. Sorry. So, diretsahin lang natin to. And then, kakaliwa tayo. Para makita na natin ang mismong puntod ni ano ni Flor. Ako naririnig-rinig ko yung storya niyan kay diyan kay Flor Contemplacion eh, na isa siya talagang nahatulan ng kamatayan ng bansang Singapore at umapila ang bansa natin nung kasalukuyang panahon pa ni Fidel Ramos. Kaya lang hindi na napagbigyan. Nahuli na. Nahuli na yung pag-ano ng kaso. Wala na. Kasi, kikwento ko sa inyo mamaya. Tignan nito. Sunod-sunod yan. Kakaiba yung mga ano dito, no? So, ako kasi guys, gusto ko yung ano eh. Teka lang. Ay, tignan nito oh. May kalahati pang naman ng Red Horse. Talaga may nagiinuman talaga sa mga sementeryo, no? Tanong ko lang sa inyo, kapag ka ba ako eh, nag-stop na ng vlog sa sementeryo, susuportahin nyo pa rin ba? Kasi alam ko dahil doon, kaya kayo nag-subscribe eh. Kasi pag sinabi kasing Master Gala, kaya yung nang naisip kong pangalan sa sarili ko. Pag Master Gala is all around na yun eh. Kaya lang, nag-focus tayo sa sementeryo, sa mga nakakatakot talaga. Okay, this time around, mga kapitbahay, ang makakakwentuhan naman natin. Kilala siya sa tawag na si Master Gala. Naku, kung saan-saan kaya ito nakakapunta, mga kapitbahay? Saan kaya mga lugar na? O siya, sige, nandyan na siya. Magandang hapon sa'yo, Master Gala. Hello po, good afternoon. Hello, magandang hapon sa'yo. Ikaw ba'y nakapananghali na? Katatapos lang po, madam. Oo, sige nga. chicken feet. Uy, masarap opo, yun. Opo. Sige, bakit Master Gala? Yun nga pala muna. Sige, bakit? Na nanonood sa mga subscribers ko din po sa YouTube. Nagpapasalamat po ako kasi hindi natin maaabot yung ganito kung wala po yung inyong suporta sa akin. Kaya po tinawag kasing Master Gala po, ma'am. Mm-mm. Ang channel ko po kasi talaga is more on gala. O as in, kung saan-saan nakakarating, historical places, ganun po. Mm-mm-mm. Ayun, teka muna. Unique ka in a way kasi, teka muna, yung unang nabanggit mo, na napanood ko nga yung ilang vlogs mo, na nagpupunta ka sa mga sementeryo, sa mga libingan. Alam mo, others would find it parang creepy. And sabi nga nila, eh, parang bakit naman yun ang pupuntahan ko? Pero ikaw, bakit yun ba ang napili mo naman puntahan? Kaya lang, talagang gala eh. Pag sinabing gala, kahit saan talaga, pwede kang gumala. Yun lang, mas may dating sa akin, mas may dating din sa mga subscribers. Yung ano yun? Yung pagiging more on horror side ng ating YouTube channel. May nakita ko rito bagong dibing lang. Papakita ko sa inyo. Comment nga kayo. Susuportahin nyo pa rin ba si Master Gala? Kahit hindi na sementeryo yung aking vlog. Tingnan nyo, ito naman parang nakatagilid. Guys, angat. Ayan, angat yung gilid niya. So, ito oh. Ay wala pa, ililibing pa lang. Pakita ko sa inyo. Ayan. Baka bukas ang libing nito guys. Ay hindi pa tapos. 7 feet yan, nakaka 3 feet pa lang sila. Kaya tayo, alam na natin ang reality. Pare-parehas lang din tayo. Huwag tayo masyadong magmataas sa sarili natin. Eh. Akala mo hindi tayo mamamatay. Akala mo sino tayo, diba? Pero naniniwala ako eh na maraming Pilipinong mababait kumpara sa mga walang iya. Ang harsh. Sorry sa words ha. Walang iya talaga. Hindi, I mean, kasi yung mga pinag-vlogan natin puro mga
pumatay sila, wala silang karapatan kahit sino na pumatay ng tao, di ba? Wala kang karapatan kumuha ng buhay dahil Diyos lang ang may karapatan na kumuha ng buhay. Kaya wala kang pakialam. Wala kang pakialam. Hindi, charot lang guys. Nagiging masaya lang ako kasi na-share ko yung feelings ko sa inyo, yung nararamdaman ko dito sa sementeryo, kasi pag nagtahimik ka lang, walang mangyayari eh. So, ito na. Diretsahin na natin to, ang puntod ni Floor. Wala pang December, November. Marami nang dumadalaw dito guys. Ay, grabe. Anong grabe dun? Bagong libig nun, grabe na. Ito talaga, Master G. Mema ka lang. Ito. Pakita ko sa inyo, bagong libig. Kanina, may ililibing pa lang. Ngayon, may bagong libing. Ayan, oh. Hello po. RIP po. Yan o, nakapalibot yung bulaklak sa kanya. Ito ang ating realidad sa mundo. Diba? Di ko, ayoko na mag-voice over eh. Kasi pagka nag-voice over, nahirapan pa ako mag-edit. Excuse. So dito ko na i-voice over. Ang buhay ng tao ay parang bula. Napakabilis ding nawawala. Sa saglit na panahon lang tayo mabubuhay. Ang bawat Pilipino ay mayroong life expectancy na 70 years old. Diba? Kung iisipin mo guys, mabubuhay ka lang sa Pilipinas ng 70 years old. At ito, may ililibing dito. Soon, oo, makaipon tayo ng kaunti. Puntahan natin ang iba't ibang bansa sa Asia. Samahan nyo ako doon na i-vlog. At kung isa ka sa mga OFW, shout out sa iyo dahil tribute sa iyo to, para po sa inyong lahat. Ang aking pagpunta, ang aking pagsadya sa puntod ng isang OFW na masasabi nating bayani ng bansa. Hindi ko totally pang alam yung kanyang details or yung kanyang mga nagawa, pero nung napanood ko yung ibang vlog niya sa YouTube o yung ibang mga vlog tungkol sa kanya, talagang naawa ako. Oo. Si Flor Contemplacion ay pinanganak sa San Pablo City, Laguna noong January 7, 1953. Siya ay isang Filipina domestic worker na nakatulan ng kamatayan sa bansang Singapore dahil daw sa pagpatay sa kapwa OFW. Maraming mga Pilipino ang nagalit nung time na to at nung napagpasyahan ng Singapore na ang ituloy ang pagbitay noong taong 1995 ay talagang nagkagulo ang Pilipinas at ang bansang Singapore. Pumutok ang balita noong 1995, pero 1991 pa siya nakakulong. Inaresto siya sa kasong murder daw dahil sa pagpatay umano sa kaibigan at kapwa domestic helper na si Delia Maga. At ang inaalagaan itong bata na si Nicholas Huang na isang epileptic. Ayon sa magulang ng bata, naabutan na nila na patay na ang katawan ng bata at ang yaya nito sa kanilang tahanan sa Gangsa Road, Singapore noong araw ng May 4, 1991. Dahil walang sumalubong sa kanila nang sila'y pumasok, naghalughog sila sa buong bahay at natagpuan ang kanilang 22 buwang batang anak na umiiyak sa kwarto ni Delia. Nakita nila ang anak na lalaki na nakahiga na sa sahig ng banyo at ang ulo na nasa loob daw ng balde. Si Delia naman daw ay nasa tabi ng bata at may lubid na nakatali na sa leg nito. Sinasabing nalunod daw ang bata at namatay daw sa sakagamit ng lubid ni Delia. Sa 4 na taon na pagkakakulong ni Flor, hindi niya binago ang kanyang statement sa pag-amin niya sa krimen
naghain siya ng plea of sanity sa payo ng Philippine Consul sa Singapore sa pag-asang mapapababa ang kanyang sistensya or sintensya. Noong March 11, 1995, yung kapwa niya domestic helper ang naging katulong ng tiyuhin ni Nicolas, si Emilia Frenilia, ang tumistigo para kay Flor. Sabi nito, narinig daw niya ang isang pag-uusap ng kanyang amo at ang kapatid nito na ama ni Nicolas. At naniniwala siyang ang ama nito ang pumaslang kay Delia Maga matapos nitong madiskubre na nalunod at namatay ang anak. Ang impormasyong iyon ay nagudyo kay President Fidel B. Ramos na sulatan si President Ong Teng ng Singapore para humingi ng stay of execution o pagde-delay sa schedule ng bitay. Hindi ito pinaunlakan ni Ong sa kadahilan ng wala umanong basehan ng mga aligasyon ni Frenilia. March 17, 1995, natakda ang araw ng pagbitay, alas 4 ng madaling araw. Isa pang testigo, isang dating kapapreso ni Flor ang nagsalita na sa kanya ni Mama Flor na ama nga ni Nicolas ang nakapatay kay Delia Maga. Nang makita ang patay na anak, nabanggit din na sa kanya ni Flor kung paano siya pinahirapan at akuin ang pagpatay. Hindi ito pinaliwalaan ng korte at itinuloy ang pagbitay kay Flor. 27 years ago na ang nakararaan nung ginanapan ni Nora Honor ang story ni Flor Contemplacion. Ito ay directed by Joel Lamangan ng Viva Films. Flor ang pagpatay pero binawi ito matapos sabihing pinilit lamang siya na akuin ang krimen. Lumabas ang anggulo ng ama ng bata mismo ang pumatay kay Delia dahil sa aksidenteng pagkakapatay sa bata. Naniwalaan ang Singaporean government. Hindi rin pinagbigyan ng Pangulo noon ang Singaporean petition for clemency. Ayoko maging janitor pala si Nakambal. Pagpati nila. Ayoko maging alila si Rasir na gaya ko. Ayoko na ng ganitong buhay! You're under arrest for killing the maid of Mr. Wong Sin-kyung. No! Victim lamang mo siya ng isang frame-up. Mahimik ka na lang.